Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ako po ay mabati sa pangalan po ng Panginoon sa umagang ito sa inyong lahat. Salamat po sa ating pong pastor sa To God Be the Glory Ministry under Pastor Elden Bilirin at sa kanya pong may bahay kay Sister Helen Bilirin. At sa lahat po ng mga kapatid, ako po ay nagpapaabot ng pagbati sa pangalan po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Isa pong malaking karangalan na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon sa inyo pong oras. At nawa po ang Panginoon, ang dalangin po natin ay sumaatin ang pagpapala ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po muna ay manalangin sa Diyos, mga kapatid. Salamat po, Panginoon, ngayon pong araw at ikaw o Diyos ang siyang patuloy na pumapatnubay at gumagabay po sa amin. Hinihiling namin sa maikling sandali ng pakakasiwa ng iyong mga salita, pagpalain mo po ang mga kapatid at ang mga aabuti ng tinig na ito, Diyos. Ikaw po ang patuloy na kumilos, magligtas, magpala. Sa pangalan po ng Panginoon, iyong basbasan ang iyong mga salita ngayon pong araw na ito. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Now from the book of Numbers chapter 13, verse number 27, ang sabi po ng salita ng Panginoon, mga kapatid, and I read, and they told him, said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great, and moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Nais ko pong magsalita sa maikling panahon sa isang subject na nagsasabing the tragedy of living in the wrong decision. Now, God has allowed mankind to have his own choices. In fact, it is a great responsibility to have choices. Now, I used to say that our decision, our choice, is the turning point of our life, mga kapatid. Meaning, every decision that we make, yan po ang patutunguhan ng ating pong mga buhay, mga kapatid. You see, the power of choice or the power of decision ay inilagay ng Panginoon sa ating mga balikat. Because nung nilalang tayo ng Panginoon, isa sa tinatawag na divine plan ng Diyos nung kanyang nilikha ang tao, inilagay ng Panginoon sa tao yung tinatawag na freedom of choice. Meaning, tayo po ay nilalang ng Diyos, hindi tayo nilalang ng Panginoon na isa pong robot na kanyang kinukontrol. In fact, it is a great opportunity that allows mankind to participate in eternity. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, lahat ng tao, dinisenyo ng Diyos na tayo po'y magkaroon ng ating pong sariling pagpapasya. Now, when Israel arrived at Kadesh Barnea, ito po ay southern boundary ng Promised Land. Si Moses ay pumili po ng 12 spy. Ang purpose is to spy the land because God wants us to see, mga kapatid, yung bagay na ipinangako ng Panginoon sa atin at sa kanila. Now, what they saw influenced what they said, mga kapatid. Ito po ay human nature. Ano mang bagay na atin pong nakikita ay nakaka-influensya sa atin pong pananalita. Pero dapat bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, we should have paid less attention for what we saw
and more attention to what God said. Ito pong 12 spy na ipinadala ni Moses, kasama po si Joshua at si Caleb, sila po ay nakakita ng parehas na pangitain sa lugar. But ang sabi po ng banal na kasulatan, 10 po sa kanila ay nagdala ng masamang balita. Sa totoo lang mga kapatid, it's easy to be negative, and worse, the negative people influence more people like them. Now, as part of the story, mga kapatid, ano po ang nangyari sa kanila? Now, these 10 spies ay nagdala ng tinatawag na evil report. Ang sabi po ng Bible, Numbers chapter 13, verse 31 to 32, "But the men that went up with him said, 'We be not able to go up against the people, for they are stronger than we, and they brought up an evil report of the land, which they searched unto the children of Israel.'" Mga kapatid, nakita po natin iumpong kapangyarihan ng tinatawag na pagiging negatibo, or the power of negativism. Ano po ang sama at epekto ng pagiging negatibo? Una, it can create unrealistic things. Ang sabi po nila, mga kapatid, ang lupa sa lugar na yon ay kumakain ng tao. Pag ang isang tao po ay negatibo sa isang bagay, madali siyang makagawa ng mga hindi totoong o pwedeng makapagkwento ng mga hindi totoong bagay. Pangalawa, people who are negative can exaggerate things. That's the power of negativism. Yung pong mga tao na negatibo can exaggerate things. Ang sabi po nila sa kanila pong balita kay Moses at sa Israel, sabi niya, "We are on our side as grasshoppers." Tayo sa kanila ay parang mga tipaklong. Gaya nga po ng aking sinasabi, totoo po na meron pong mga higanting binabanggit sa banal na kasulatan. Sa katunayan, ang mga remnants ng higante ay si Goliath. Si Goliath po ay meron pong sukat na 6 cubit, equivalent to 9'4". Malaking tao po yan. At totoong meron talagang mga malalaking mga tao sa banal na kasulatan. Kung si David ay pumatay ng malaking tao, ng higante gaya ni Goliath, yung kanya ring mga tao, mga giant killers din. Merong mga tao si David na pumatay rin ng mga higante, ng mga kamag-anak po ni Goliath. Pero hindi po totoo na tayo sa kanila ay parang mga tipaklong. Yun po ay exaggeration sa madaling salita. Ang ibig sabihin, yung mga taong negatibo ay madaling makapagsalita at sumobra sa kanilang kwento. At ang mabigat pa rito, yung mga taong negatibo influence more people like them. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi ng 10 spy na ito, sabi nila, "We be not able to go up against the people." Minsan, it is easier to believe or to accept the natural than to believe for the supernatural. Alam po ninyo, mga kapatid, si Joshua and Caleb refused to let the negative things that they saw loosen, mga kapatid, their hold of God's promises. Yung kanila pong ulat kay Moses was one of faith instead of doubt. Ang sabi po nila, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." Now, kung ang Diyos ay hindi niya kayang tuparin yung kanyang mga pangako noon, hindi rin kayang gawin ng Diyos ang kanyang mga pangako ngayon. And if God were not able to keep His word, then meron tayong excuse
para hindi maniwala sa ating pong Panginoong Diyos. Pero hindi po ganyan ang Diyos. Lahat ng pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita, ang sabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 1, verse number 20, all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen. Meaning ang Diyos, kapag ang Diyos po ay nangako ng isang bagay, hindi pwedeng hindi tuparin ng ating pong Panginoon. Now, si Joshua at si Caleb were not egotistical, because solid faith in God's ability affects a strong verbal commitment. Hindi po sila nagyayabang nung sinabi nilang kaya nating sakupin ang lugar na ito. Yung pong may matibay na pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay nakakaapekto sa isang matibay na pananalita sa kaniyang bibig, mga kapatid. Hallelujah. Now, Israel suffered as a result of their wrong choice, mga kapatid. And when we make wrong choices or wrong decisions, we suffered also, mga kapatid. Tandaan po natin kung paano na merong kaugnayan ng ating mga pasya. Napaka-importante na tayo po'y makapagpasya ng tama, mga kapatid. Sa aming pong mga kaibigan na ngayon po ay nakikinig, maraming mga bagay na dapat sana na ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Pero dahil sapagkat hindi tayo nakapagpasya ng tama at namuhay tayo sa maling desisyon, ito po'y nakaapekto sa resulta ng klase ng ating buhay at ng ating pong patutunguhan. Ang Israel, ang dahilan kung kaya bakit sila po ay hindi nakapasok sa bayang banal, sapagkat sila po ay nagkaroon ng maling pasya at desisyon. Ano po ang panganib ng pagkakaroon ng maling pasya? Yung mga bagay na dapat sana ay para sa iyo ay hindi mapapasayo sapagkat ikaw ay hindi nagpasya po ng tama. Gaya nga po ng banal, sinasabi ng banal na kasulatan, as the narrative report of Israel, mga kapatid, habang sila po'y dinala ni Moses and in turn ni Joshua sa lupang pangako, na supposed to be, yung kanila pong journey ay naging wandering in the wilderness for 40 years because of their unbelief. So they delayed their entrance because of a wrong choices. Tandaan po natin, gaano na sana kalapit yung bagay na ibibigay ng Panginoon sa atin, pero dahil sapagkat tayo po'y nagkaroon ng maling pasya at desisyon, yung bagay sana na ibibigay ng Panginoon ay hindi po napa sa atin. After ng 40 years wandering in the wilderness, bago sila pumasok sa lupang pangako, pinatawag ni Joshua ang new generations na papasok sa Promised Land. And this is the voice of a right experience. Now, after 24 years, si Joshua, kanya pong pinangunahan ang Israel across the Jordan River, ginather niya ang lahat ng tribo ng Israel sa Shechem bago sila pumasok. And ang reason is for them to offer themselves to the Lord at kanilang mapakinggan ang huling habilin ni Joshua. At ang huling habilin or charge ni Joshua ay nakasulat sa Joshua chapter 24 verse 15. And it says, ang sabi po ni Joshua, "And it seems evil unto you to serve the Lord. Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." Mga kaibigan at mga kapatid, huwag na po tayong manatili sa ating pong maling decision, because there is a tragedy of living in a wrong decision.
because it can cause eternity, the loss of our souls. And I would say the best decision and choice na pwede natin gawin, it's pakinggan natin yung panawagan ni Joshua. Choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ngayong gabi, sana tayo po ay makapagpasya ng tama. At ang tamang pagpapasya, paglingkuran natin ang ating Panginoon pagka siya po ay ating nasumpungan o tayo nasumpungan ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa oras po na ito. Marami pong salamat. Sumaatin ang pagpapala ng Panginoon at sa iglesia po ng Panginoon na pinangungunahan po ni Pastor Elden at ni Pastora Helen Bilirin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Marami pong salamat. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Praise Him forever and ever and ever. Praise Him forever and ever and ever.